Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Magda Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na iyon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak, ang araw na iyo'y magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiraling ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita.
akong Panginoon ang nagsasabi nito mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita na may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabik at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na natamo yung aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro
Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo na magandang araw. Araw ng ating Poong Jesus Nazareno, araw ng ating debosyon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Anumang gawang masama sa Diyos, ito ay nakikita. Anumang gawang masama sa Diyos, ito ay nakikita. Ito po ang mensaheng nais ipakita ng kwento ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ito ay kwento ni Mateo. Ano pong pangalan ng bida sa kwento? Ayon. Habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya ang isang taong nagngangalang Mateo. Siya ay nakaupo sa paningilan ng buwis. Saan po nakaupo si Mateo? Anong trabaho ni Mateo? Maniningil ng buwis. Ano po? Tax collector sa Ingles. Oh. At nang makita ni Jesus si Mateo, sinabihan niya ito, sumunod ka sa akin. Agad, tumindig itong si Mateo at sumunod kay Jesus. Hindi ko po alam kung ano ang mayroon itong si Mateo at napansin o nakita siya ni Jesus. Sa dinami-dami ng mga tao doon, ano kaya ang nakita niya kay Mateo? Bakit si Mateo ang napansin ni Jesus? Isipin niyo na lang, parang ganito. Ganito karami yung tao. Biyernes sa Quiapo. Meron po bang Mateo'ng pangalan dito? Taas nga yung kamay kung merong Matthew. Wala, no? Pero paanong ang dami ng tao, si Mateo ang nakita ni Jesus? Ano kayang meron itong si Mateo? At siya yung nag-stand out. Siya yung lumutang sa lahat para tawagin ni Jesus. Alam niyo po ba yung sagot? Makukuha natin yung sagot doon sa mismong salita ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang walang sakit. Ito yung magpapaliwanag kung ano yung nakita ni Jesus kay Mateo. Kasi galit ang mga Pariseo. Kasi nakita nila si Mateo na kumakain kasama ni Jesus. Kaya nga, ang sabi niya sa mga alagad, bakit kumakain ang inyong guro kasama ang mga makasalanan? Ayun, kasalanan ang nakita
ng mga Pariseo. Kaya sila nagagalit. Ano bang kasalanan ni Mateo? Alam niyo po, noong unang panahon, ang mga maniningil ng buwis ay mga magnanakaw. Kinukupit nila yung mga sobra sa buwis. Maniningil sila ng sobra-sobra. Kukupitin nila ito at ibubulsa. Kaya galit na galit ang mga tao kasi makasalanan ang mga maniningil ng buwis. Noon yun ha, hindi ko alam ngayon. Bahala na kayo. Ha? Yun yung nakita ng mga tao, yung kasalanan ni Mateo, kaya sila galit. Di ba ganon? Kapag yung asawa mo na nangaliwa sa'yo, pag nakita mo yung mukha, kahit anong gwapo ng asawa mo, anong nakikita mo? Kasalanan niya. Kaya naririnig mo pa lang ang pangalan niya, kumukulo na yung dugo mo. Ganyan ang nangyayari kapag kasalanan ang tinitignan mo. Hindi ba? Kapag mayroon kang kaibigan na kagalit, makita mo lang, marinig mo lang ang pangalan, naiinis ka na. Kasi naaalala mo at nakikita mo sa isip mo yung kasalanang ginawa niya. Pero iba si Jesus. Bagamat makasalanan itong si Mateo, bagamat nakikita niya ang kasalanan ni Mateo, mas nakita niya si Mateo bilang may sakit. Ano yung nakita ni Jesus kay Mateo? Sakit. At dahil nakita niya yung sakit ni Mateo, para sa kanya, pwede pa itong gumaling. Kaya pa niya itong hilumin. May pag-asa pa. Aba, Diyos kaya ang ating poong Jesus Nazareno. Kaya kaya niyang pagalingin. Walang duda doon. Hindi kasalanan yung tinignan niya. Tinignan niya yung kasalanan ni Mateo bilang sakit na paulit-ulit na ginagawa. Diba? Ganyan yung ating mga kasalanan. Pag paulit-ulit nating ginagawa, nagiging sakit na natin ito. O tignan nyo, yung paninigarilyo na paulit-ulit ayaw mong tigilan. Alam mo nang masama, ayaw mong tantanan. Ubo ka na ng ubo. Hit-hit ka pa rin ng hit-hit. Kaya yan ang iyong nagiging sakit. Ha? Ganyan, lahat yung pagmumura, pamamalo, panloloko, pangangaliwa, lahat yan kapag paulit-ulit na ginagawa, nagiging sakit. Sa totoong buhay, sa mundo, pag ikaw ay may kasalanan, kaya mo itong itago. Ha? Kunyari, no? Nakagawa ka ng mali sa iyong asawa, pwede mong ilihim, pwede mong itago, pwede mong kimkimin, at pwedeng hindi malaman ng iyong asawa. Pero hindi ibig sabihin, hindi ito nakikita ng Diyos. Sa mundo, pwede mong itago ang iyong kasalanan. Pero sa totoong buhay, kita ito ng Diyos. Alam ito ng Diyos. Kaya naman, ang imbitasyon sa atin sa araw na ito, tingnan ang ating mga kasalanan na nagiging sakit. Wala naman tayong maitatago sa Diyos. Matatago mo yan sa mga pulis.
Kung ikaw ay may nagawang mali, matatago mo yan sa batas ng tao, pero hindi mo matatago sa Diyos. Kaya nga ang imbitasyon sa atin, tinatawag tayo ni Jesus para tayo ay hilumin, pagalingin, dahil may pag-asa pa tayo. Kung para sa asawa mo, wala na siyang pag-asa sa'yo, sa Diyos, meron. Pero, kailangan mong humingi ng tawad sa Diyos. Mangumpisal, aminin ang kasalanan. Ito ang mahirap sa mga taong makasalanan at may sakit. Diba? Yung mga may sakit ngayon, inaalagaan mo na nga, pinagagaling mo na nga, sila pa ang galit. O tatay, diba? Sabi na ngang itigil ang paninigarilyo, sige ka pa din, ikaw pa ang galit. Nanay, sabi na ngang itigil ang asukal, ang matatamis dahil diabetic, ikaw pa ang galit. Pero tingnan mo, kahit anong tigas ng ulo ng may sakit, kahit anong kulit ng may sakit, dahil mahal mo, bibilan mo pa rin ang gamot, gagamutin mo pa rin, aalagaan mo pa rin. Ganyan si Jesus. Ganyan ang banal na puso ni Jesus. Kahit anong ating sakit, kahit anong ating kasamaan at kasalanan, gusto niya tayong hilumin. Sapagkat ang sabi niya, habag ang ibig ko, hindi hain. Mga kapatid, ngayong Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng Hulyo, inaanyayahan tayo ni Jesus na pagalingin sa ating mga bit-bit na sakit, sa ating mga paulit-ulit na kasalanan. At hari nawa, gusto hindi natin humingi ng tawad sa Diyos, lumapit sa kumpisal, at anumang sakit, pagagalingin ni Jesus. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ating sambitin sa bawat panalangin, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos, ang ating mga pansariling kahilingan, pati na rin ang ating mga sakit at kahinaan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag, itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin
Naway ipagkalob mo ang iyong ibinunsod sa aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Buong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalob mong kami ay makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming may alay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami ay matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mong dito'y nabanaag. Ito ay ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para
sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na si Wally, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyam mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po
para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Salsa
hirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging na pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, magbabasbas po kami ng banal na tubig. Huwag na po kayong umalis sa inyong pwesto. Huwag na pong makulit. No? Tayo lang po tayo. Kami po ang lalapit sa inyo. Kapag gumalaw po kayo, ihihinto po ang pagbabasbas. Kaya po, kung gusto nyong mabasbasan, tayo lang sa pwesto, itaas ang kamay, kami po ang lalapit sa inyo. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos!